Mga Pops, sigit 400 kaso ng Delta variant ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Nakumpirma rin na may mga kaso na ng Delta variant sa lahat ng lungsod sa Metro Manila. Kasabay niyan, punuan ng ilang ospital sa NCR. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jacob Lazaro. Nag-ECQ na nga sa Metro Manila para makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Pero babala ng mga health officials, dadami muna ang mga COVID-19 cases bago bumaba. Ngayong araw lang, pumalo sa 10,623 ang bagong COVID-19 cases sa bansa. Pinakamataas simula noong huling COVID-19 surge noong Abril. Ayon sa East Avenue Medical Center, inaasahan pa nilang tataas ang kaso sa mga susunod na linggo kahit lockdown. The effect of the ECQ, and we usually see it 3 weeks after its implementation. So, in effect, in the next few weeks, in the next 2 weeks, we still expect an increase in the number of COVID patients. Sa tala naman ng MMDA, ngayon pa lang, punuan na ang mga intensive care unit ng malalaking ospital sa bansa. Kabilang dito ang East Avenue Medical Center, Chinese General Hospital, Metropolitan Hospital, Quirino Memorial, San Juan de Dios Perpetual at VRP Medical sa Mandaluyong. Kasama rin ang 5 major hospitals sa listahan ng mga punuan na ang ICU. Ang East Avenue palagi raw punuan. Pero kapansin-pansin ang pagdami ng nagpo-positibo sa COVID-19. The amount of patients does not increase, but the percentage of patients who turn out COVID is increased. We are reflective of what is happening in the national setting. Ayon sa DOH, 18% na ang positivity rate ng COVID-19 sa bansa ngayong Biyernes. Triple ang itinaas kumpara sa 6% noong huling taon. Pero para mabawasan naman ang mga laman ng ospital, inimumungkahin ni Dr. Ted Herbosa sa gobyerno na ilipat ang mga mild at asymptomatic cases mula sa mga ospital papuntang quarantine facilities. Mobile Journal Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita.